Well, talaga namang nakakabigla yung nangyari noong kamakalaman ng gabi, so hindi inaasahang pangyayari na kung saan talaga namang biglang kami ay papuntang barangay ng San Francisco. Nung kami pabalik na, hinarang kami ng tricycle sa daan at mahabang silya o bench na bakal. At nung pinaalis ko dun sa ating mga kasama, ay biglang may dumating na mga nakasibilya na may baril at kasamahan ng mga pulis at kung saan pinipilit na buksan yung aming mga sasakyan. At nung pagkakataon na yun, na stand-off na. Andun na kami sa gitna ng kalsada at pilit kami pinababa, hindi kami bumababa ng sasakyan. Siyempre, sapagkat hindi namin alam kung sino yung mga taong ito. At biglang dumating na ang kapulisan sa pamamuno ni Major Abraham Atencio. At doon na nga, nagkaroon ng pag-uusap. Dumating din ang ating provincial director na si P.D. Jess Mendez at ang ating butihing gobernador na siyang nakipag-usap sapagkat pinipilit nila akong pababain ng sasakyan, hindi ako bumababa ng sasakyan. Sapagkat wala naman silang ipinakikita ang anumang dokumento o search warrant o warrant of arrest para ako ay pababain sa aking sasakyan. Na kung saan ako lamang ay dumadaan dun sa nasabing provincial road nung nasabing barangay na San Francisco. So, ang sinasabi nila, ako daw ay sinampahan ng kasong Comelec gun ban na kung saan na meron akong hawak na dokumento ngayon na nagpapatunay na wala tayong illegal na sinasabing baril para tayo iditin ng korte o ng husgado o ng piskalya kung kaya't ngayon tayo ay magkakaharap at tayo ay pinawalang sala sa nasabing akusasyon. Nung ako'y pumunta doon, may report kasi sa amin na allegation of vote buying na kung saan pinuntahan namin yung nasabing lugar at nung nagpunta nga kami, doon na nga kami pinaras nung grupo nung ating katunggali sa politika na may mga kasamang civilian at halo-halo na hindi na namin kakilala. So, ano po mayroon nasakot yung pitong iba pang katao na sinasabing sinampahan doon ng habla? Well, sinasabi nga nila, sapagkat nung pinaalis ko yung silya at tricycle doon sa harapan ng aming sasakyan, ay biglang may mga naglabas ang tao. At doon, merong, yun nga, binuksan yung kanilang mga sasakyan sapagkat hindi lang naman isang sasakyan yung aming dala na kung saan pinagbubuksan nila na walang kapahintulutan o walang search warrant. At doon nga, ay may mga nakitang sinasabing mga baril. Sir, ano masasabi niyo sa totally naging action ng pulis doon sa insidente? Well, ang masasabi ko lang sa kapulisan ay hindi ko nakita yung naging bias para sa akin. Lalo na ang kamkrami sapagkat pati yung certain general sermonya na kung saan sinampahan ko ng kaso sa ombudsman ay nakikialam dito sa kasong ito. At tahasang kong sinasabi na nakikialam siya sa kasong ito. Ako po'y nagpapasalamat sa aking mga kababayan na sumusuporta sa kanila pong panalangin, pagmamahal na ginawa sa amin nung kami po ay kasalukuyang iniimpide ng mga kapulisan na hindi lamang taga San Antonio kung hindi taga iba't ibang lugar ng lalawigan, ng rehiyon at ng nasyonal na kung saan ito ay hindi natin palalagpasin. Naggagawa kami ng paraan ng aming mga abogado upang mapanagot ang mga dapat managot sa kanilang ginawang pangaras dito sa bayan ng San Antonio. Ang tatang ngayon, sino po ang nakalangga dito? Ano po ba yung pinakabuod nito, sir? Well, ito po ay isang inquest proceeding na ginawa ng ating provincial prosecutor
nakapirma po dito ang inquest prosecutor na si Fiscal Edison Rapanan at ang ating pong hepe o provincial prosecutor na si Bener Ortiz Bauto. At dito po ay sinasabi na tayo po ay pinaalis sa hintilan ng kapulisan, pinalalaya doon po sa ginawa nilang pang-aara sa atin. Dahil na po tayong illegal o anumang dahilan para tayo ay kanilang impidihin o tinatawag na probable cause para po tayo ay ibitine ng nasabing mga kapulisan. Ako po ay naniniwala na itong ginawa nilang ito ay harassment dito po sa bayan ng San Antonio. At hanggang sa ngayon po, kanila pong pinagpapatuloy ang ganitong mga masasama at illegal na gawa. Sa tingin niyo po ba mayroon nagkaroon ng epekto sa naging alala nitong pagkaharas na ginawa sa inyo? Well, ang epekto po nito ay takot sa ating mga kababayan. Naniniwala po ako sapagkat kinugulo po nila ang tahimik na bayan ng San Antonio.